Alam mo, I've been a Davao City Police my whole life bago ako naging Chief PNP, bago ako napunta ng krami. At noon, kapag kami magkakandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may pulis dyan nagkakandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nakakandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davaoino pala ay matititerrorize na pag nakakita ng pulis na nag-checkpoint. So, it saddened me to know. Mataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. And we are just living there peacefully po. And then we are just asking simple questions. Karapatan po namin to get their names po. Yeah, pero, karapatan po namin yan, sir. Sana, ako, nakiusap lang ako. Pareho tayo tigadabaw eh. Pareho tayo tigadabaw. Ako masakit sa kalooban ko na yung pulis pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we build that trust between the police and the community for a very long time. Alam kasi natin yung policing doctrine na the police is the community. The community is the police. Mahal ng police ang kanyang komunidad. Mahal ng komunidad ang kanilang police. E ngayon parang kalaban ng police ang community. Kalaban ng community ang police nila. Sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. There's only, ang ating hinahanap is only 6 na mga suspect. Pastor Kibuloy and 5 others. So sana, sa pag, in your quest na mahuli itong 5, you do not alienate the whole Davao community from the PNP.